ito naman yung mga agri products natin, no? Yan. May Maxi Grow Probiotics Farmer's Friend Activator at saka Aqualite. No? Yan yung mga itong activator natin, ma'am. Ito yung nakapagpapatanggal ng pinakamabahong amoy. No? Oo, subok na namin. Yan. Kayo mismo, nasubukan nyo sa farm namin, sa maraming mga farm na pinuntahan namin, tunnel ventilated, layer farm, broiler farm, mga piggeries, mga bakahan, mga manukan, free-range chicken. Subok na subok. Maging dun sa mga munisipyo, dun sa mga kanal nila, sa solid waste nila, sa mga MRF, no? Sa palengke ng Guwago, sinubukan namin yan. Eh. On the spot, in a span of 3 minutes, natanggal yung amoy. Yung mga lalaki kasi, minsan walang disiplina, iihi sa pader eh. Tapos kakapit yung kulay yun eh. Ang panghimpanghi nun. In-spray namin yun, nagtaka yung mga nagtatrabaho sa munisipyo. Ganyan ka-effective yung activator. Isa pa, magaling din siya sa bukid, yung pag-decompose ng mga organic materials. At kung napansin nyo siguro, sa ipot ng, sa tae ng rabbit at sa tae ng manok, napansin namin, 50% pinabibilis yung decomposition. Dahil may taglay na 21 strain microorganism yan. At mayroon ding taglay na trichoderma na siyang the best decomposer sa lahat ng punjay. Yan yung trichoderma. No, yan yung activator namin. At kung mapakikita nyo, ma'am, si Secretary Roy Shimato ng DNR dati, no? Pumunta nun sa opisina para subukan yung product, gamitin yung product dun sa Pasig Rehabilitation. Eh, kanya lamang, dahil sa bureaucracy sa gobyerno, daming gustong kumita. Pinatataas yung presyo ng produkto. Ganyan yung nangyari. Order lang sila nung pangalawa na dahil daming dinadaanan, itinigil lang kumpanya. Ayaw niya nung masyadong ganun na garapan. Yung probiotics, ito, ginamit nyo rin to, no? O, sa rabbit, sa manok, kung paanong tumatalab yung activator, ganun din yung probiotics, no? Pinabibilis yung paglaki ng mga broiler. Napaka-effective. Ine-extend yung pangingitlog ng mga manok. Pinagaganda yung kalidad ng karne ng baboy. No? Inaalis yung stress sa mga nangingitlog. Tapos yung bone development ng mga sisiw. Paglaki ng mga sisiw, kasi day old, ginagamit ko na to eh. Yung wala pang todong ininom yung sisiw, yan yung ini-introduce namin para mauna na mag-develop at magparami yung mga effective and beneficial microorganism dun sa sistema ng manok. Kaya naman kapag kumain na siya, kung meron mga coccidiosis or ano pang mga parasito or organismo, ay makokombat na. Marami ng mga trial, lalo na sa mga broiler. Si Engineer Melchor Silino, isa sa mga unang sumubok niyan. 152,000 heads of broilers. Sabi niya, dun sa 13 years niya sa industriya, hindi pa siya nakakita ng ganyang resulta sa pagmamanok niya. Then, recently, nakausap natin si Dr. Ponyo, no? Isa rin siya sa susubok na magta-trial. Sa layer naman, yung kanya. Ano yung nasubok ni Engineer Celina Melchor? Sa 13 years, yung kinukwento niya. Sabi niya, nakatipid siya sa PIDS. Yung amoy niya, 90 to 95% nawala. At yung ipot ng manok, nadidecompose na kaagad. Tapos yung paglaki ng manok, mabilis, 25 days, 1.5 kilos. Yung FCR, nakatipid sa pagkain. Sa amin, proven yan. O, yun. Yung ginagamit namin. O, kayo mismo, napatunayan nyo na. Kami, napatunayan din. At yung mga nagpatunay na sa industriya. Hindi lang ito maliliit eh. Si Engineer Silino, matagal na ito. 150,000 heads eh. No? Doon sa apat niyang tunnel vent, kinamit niya. Yung probiotics at yung activator. Itong Aqualite naman, sa fish pond dito, sa mga crustaceans, alimango,
Habana may tilapia bangus. Yan yung aqua life. At ngayon, posibleng gamitin din to sa bioplac. Kasi yung bioplac, ano yan eh? Paggamit ng effective and beneficial microorganism, kinukonvert yung waste ng isda into microprotein. Mm. Para yun yung kainin ulit ng isda. Kaya makakatipid ka ng 30-40% ng feeds eh. No? At the same time, very intensive. Kung intensive yung pag-aalaga ng iba, very intensive yung sa bioplac. Kasi talagang yung stocking mo, halos mag-i-increase ng double or triple. Eh. Ne? Doon sa isang hektarya, ang katumbas lang nun is halos mga 500 square meter. Makakapag-produce ka nung pwede mong produce sa isang hektarya. Ganun yung bioplac. Kanya lang, medyo technical siya. Gagamit ka ng aerator. Tapos, yung tubig na didulot mo doon sa mga isda ay calculated dapat yun. Ganyan yung bioplac. At palagay ko ganyan naman yung pupuntahan ng industriya ng palaisdaan ngayon. Dahil yung mga lupa natin ngayon, tinatambakan, ginagawang mga residential, mapipilitan ang mga fishpond operator na gumamit ng bagong technology na kung saan hindi nila mapoproduce dun sa isang hektarya nila yung kayang i-produce ng bioplac. No, ganun siya. Tsaka ano, madaling i-maintain. Limbawa, no, mayroon kang 10 hectares. Kung nasa dapit hapon ka na ng yung buhay, 60 to 65 ka na, ililibutin mo yun. Baka pagdating mo, ma-heart-attack ka na, no? Kung ira-rounds mo. Pero yung bioplac, maliit na espasyo yung kakailangan. No? Bioplac. Ganyan siya. Tsaka yung makakatipid ka sa pagkain, malaking bagay. Kasi 70% nung sa farming industry, sa aqua industry, sa pagkain yung, ano, yung cost. Yan yung Aqualite natin. Marami na rin nakasubok dito sa Aqualite natin. Isa si Dr. Ricky Sonko, kung kilala mo. Yan ka in demand yung mga product natin. Isang kliyente lang, malaki na yung transaction. Hindi kagaya ng mga pasuple, supplement na pampa, yung mga ano, anti-cancer, gaya nung dun sa mga glutathione. Oh, glutathione, vitamins, ganyan. Eh, baka makailang daan ka ng napunta na bahay, hindi mo pa maipon yung 1,000,000. Pero dito, yung 500,000, madaling maibenta kasi kung i-convert mo yun sa konsumo ng palaisdaan, 50 hectares lang yun. Maging sa palayan. Eh, si Dennis Roque, nasa 700 eh. Eh, kung makuha mo yun, 700 hectares na kagad yung client mo. Eh, nakuha namin si Dr. Ricky Sonko. 400 hectares na yung sinusupply namin. Sinusupply namin sa kanya. No? Ganyan yung product natin. At yun yung Aqualife. Meron din farmer's friend. Ito, sa palayan naman to. Yan, dahil agriculturist tayo at nasa puso natin yung agrikultura. Tatay ko, farmer. Yung tatay ng asawa ko, farmer din. Kaya hindi natin iniiwan yung agrikultura. Tsaka, sa buhay ng tao, baka isa dalawang beses kakailanganin mo yung attorney. Isa hanggang dalawang beses siguro kakailanganin mo yung engineer kung magpapagawa ka ng mansion, ng architect. Mga doktor, pwedeng maraming beses kakailanganin mo. Pero yung magsasaka kakailanganin mo, tatlong beses sa isang araw. Kasi siya yung magpuproduce ng pagkain. Ganyan kahalaga yung agrikultura. At yan naman yung isa sa mga makakatulong sa kanila, yung farmer's friend. Pampabulas ng mga tanim at proteksyon dun sa mga tanim nila, dun sa mga mapanirang sakit, fungus, virus, and bacterial diseases sa kanilang pagpapalayan. Yan yung mga, ano natin, no? Mga corporate clients natin. Si CPF, ang pinakamalaking palaisdaan sa buong mundo yan. CPF. Client natin. Si Bureau of Plant Industries, si DNR, at itong mga kumpanya na ito, kanya lang, meron tayong mga non-disclosure agreement sa kanila. Kaya yung mga result ay hindi nila binibigay. Yung mga datos,
So, ganyan sila. At mga 150 existing LGU, mga munisipyo, mga city, siyudad na katransaksyon natin sa ating mga produkto. Doon yung activator, doon sa mga farmer naman nila, ginagamit nila nga mga ano, mga programa sa mga magsasaka. So, yan yung ating mga...